pasillo silleen kikkisingi nätin. Good morning po sa inyong lahat. Today is January 17, Monday. Kararating lang po namin dito sa Marco Polo Hotel. Ito yung napili naming hotel na kung saan kami po ay magkukwarantine for 5 days. Galing ng San Francisco, dumiretso agad kami rito from the airport. And guess what? Kasama ko si my one and only Was Sweet. Bro, Josie. Ba't nakamas tayo? Ayaw nga pala. Si Jocelyn. Hello! Okay. Sa loob ng 5 araw, dalawa lang kami rito. Wala kaming gagawin kundi magkwentuhan, magtawanan, manood ng TV, manood ng Netflix, matulog. Alam ko iniisip nyo. Huwag nyo isipin yun. Matutulog kami dyan. At matulog. Now, papakita ko sa inyo itong room na kalalagyan namin sa loob ng 5 araw, bawal ang lumabas. Dito lang kami nakakulong. Which is okay lang kasi yan po talaga ang patakaran na kailangan sundin ng lahat. Umpisa na natin sa bathroom. Ito yung bathtub. At ayan yung lababo. Ito yung shower room. Pwede na rin. Maganda naman. Ito naman yung toilet. Ito po. Yung kwartong yan leading to another room. Eh, nirequest po sana namin na magkatabi kami ni Mar at saka ni Garrett, pero bawal daw. At ang reason yan being is baka mamaya si Jocelyn, ayun, mahiling may pagkwentuhan kay Mar. Bigla niyang katukin si Mar at papasukin. Bawal. Now, ito yung aparador. Anong laman? Hanger. Plancha. Titingnan natin ngayon yung labas. Ayan po yung labas. Yan po yung hallway. Kung mapapansin niyo po, merong mga mesa sa bawat room. Ang purpose po niyan ay para dyan po ilagay yung mga towels na gamit. Maging yung mga basura, kami po magliligpit. Diba? Sanay naman ako magliligpit ng basura. Pinagdaanan ko na yan. Sa pagkain, mag-order ka, ihatid sa'yo dito yung food. Meron silang breakfast, lunch, and dinner. Hindi po pwedeng umorder from the outside. Bawal. So lahat ng pagkain magagaling dito. Ito yung view. Wow! Fantastic! Ganda ng view. 36th floor. Metro walking sa baba. And then to my right is Pasig, I believe. And then to my left is Makati. And then pag diretso-diretso Rizal. Pag dumiretso ka pa talaga, smug. Kita nyo? Hindi yung fog. Smug. Unfortunately. Meron akong surpresa sa'yo, darling. Ako ang magiging waiter mo ngayon. Room service! Yes? Ma'am, here's your food. Ito na po, ma'am. You are be very, very careful, ma'am, ha? Because this is very hot. Okay, you might get paso. Will you help me? Yes, ayan. My darling. Ayan, okay. So, lalagyan natin ngayon sa tabi. Dito na siguro tayo kakain. Buksan natin. Wow! Mixed fruits. Okay. Mango juice. Sa ilalim ay yung nakikita ko to sa mga waiter pag nagsaserve. Ito. Woo! Mainit! Wait a minute. Okay, ma'am. Careful, ha? Very hot yan, ma'am, ha? Pero, ma'am, later you give me tip, ha? Bangus, egg, sausage, bacon, egg. So, Was Sweet, will you please help me take off my coat? Jocelyn. Yes, sure. Sige. Ayan. Para dalawa lang tayo dito ngayon. This is the only time na magkakaroon tayo ng private moments. Diba? Dadalawa lang tayo. Walang audit, walang kasambahay, walang assistant, walang lahat. Kami ang gagawa. So, yan muna mga kapatid. Yan yung first day namin dito sa quarantine. Madam? Kakain na tayo. Please, have a seat. Yes. Okay. And now, kain na muna kami.
Let's eat. Sausage. Yeah. Meanwhile, katatapos na namin kumain, pakita ko sa inyo kung paano magligpit. Kasi nga, di ko ba naging boss boy ako? Bibilib sa akin si Jocelyn. Magkano ang tip ko, ma'am? 1,000. Good na sa akin yan. Few moments later, it's lunchtime, and Jocelyn, gutom na gutom na. Gutom na, late lunch na. At ito yung mga pagkain namin. Siyempre, hindi mawala ang gulay tuwing meal. Every single meal may gulay talaga yan, hindi pwedeng wala. And then, Jocelyn's favorite, sinigang na hipon. Favorito ni Jocelyn, lechon. Paborito ko, gulay. Paborito ni Jocelyn, coke. Paborito ko, tubig. Kaya nang buksan natin kurtina pa, maganda naman itong habang kumakain tayo. Diba? Meron tayong view. O, diba? Maganda yun. Alright? Food, view. A few moments later. After a hard day's work, ang aking reward ay... chocolate! Hello? Start na kami. Hello. Yes, hello na. Shhh! Magandang hapon sa'yo, Sherry. Andito na ako sa Pilipinas, andito na ako sa Manila. Sa mga sulok ng mundo, may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. And, I'm very, very happy to be back. Happy as what? Andito ako sa 36th floor ng isang hotel. At nakadikwat ko. Oh! Yeah. At ako'y nakapatrob na, kaya wala mo ng video call dyan. At nakatingin ako, overlooking, ang ganda-ganda ng view sa kinaroonan ko ngayon. Sandali lang ha. Sandali lang. Okay, at Anissa, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Idol. At, sandali lang ulit ha. Sandali lang. Sandali lang. Idol. Wait. Hindi nila alam kung makain. Sandali. Okay na. Meron ako inaayos, Sherry. Ayoko ma-interrupt yung aking ginagawa. Magulat kayo bakit gano'n nangyari. Alam niyo sinasabi ko? Kumakain ako ng chocolate. Kaya pala, Idol. Parang punong-puno pa yung bibig niyo, Idol. A few moments later. Kalay mo, work from home. Naka-shorts, puruntong, bathrobe. Anong alam ng mga netizen? Actually, hindi naman importante yung forma. Hindi ka naman nakikita. Ang importante, yung ano yung sinasabi mo, ano yung nagagawa mo. Ang sarap ng buhay. Work from home is life! Kalain mo, first time ko magawa to. Nag-work from home ako na ganitong forma ko. Usually, pag nag-work from home ako, naka-forma pa rin ako. Pwede palang ganito. Sarap din pala, no? Meron din pala nagagawa tong quarantine, ano? The next day. Ngayon po ang second day namin sa quarantine. 8 o'clock in the morning. January 18, Tuesday. Second day ng aming quarantine dito sa Marco Polo. Tulog pa si Jocelyn. Kikisingin natin. Ganito po kakalat ang kwarto namin pagising sa umaga. Oh! Bakit napunta nito yung toothpick? No. Kumain ng tsokolate at nag-toothpick. Oh no! A few moments later. Kita ko sa inyo na ako po magaling maglinis. Pwede na akong kunin yung staff sa housekeeping. Totoo.
ako. Diba? Ano sa inyo? Sumunod sa housekeeping, yung mga dumi. The next day. Nag-request po ako ng vacuum at saka ng mop. Bagamat gabi na, dapat kanina umaga pa to. Kaya lang, kanina, naluluwa-luwa yung mata ko. Ibig sabihin, malakas ang alikabok. Gawa siguro itong carpet. Kasi po, may allergy sa walk eh. Pagdating po sa task. Hindi ako makakatulog kapag pinabayaan ko ito ng ganito. Lalo pag yung aircon, nilipad-lipad yung hangin, nilipad-lipad yung alikabok, pupunta sa ilong ko, mag-hatching ako. So, pakita ko sa inyo paano mag-vacuum. After na makapagtrabaho, nagpapahinga. Jocelyn, halika rito. Masahe! Paano ako magmasahe? Binibidyo kita. Hawakan mo. Masahe. Sige dyan. Laksan mo. Masarap talaga. Misis mo nagmamasahe sa'yo. Aba, wala nang gagaling pa dyan. Wala nang sasarap pa. Kung ibang nagmamasahe, hindi masyado. Pag misis, ayan. Okay. Approve. Very good. The next day. Hala, Rabi. Di ka pa naliligo. Tanghali na, magraradyo ka pa mamaya. 11:38 pa lang. Magla-lunch ka pa. This book's very good. Sanjay Gupta, kilalang doktor to sa Amerika. Maraming beses ko siya nakikita sa mga shows at kinukuha siyang resource person. I think sa CNN, sa US. Palagi ko siya napapanood. But anyway, alam mo, mga kapatid, nung una kapag naging malimutin ako, may mga bagay na kalimutan ko, kinakabahan ako, natatakot na, teka muna, parang magkakademensya na ata ako, senile na. Di ba? Hindi pala. Yung pagiging malimutin, may significance value pala po yun. Totoo, sabi niya. Ito, na forgetting does have significant value. Kasi nga daw, kung lahat ng bagay ay matatandaan mo, lahat ng bagay na pumapasok sa isipan mo, sa memory mo, then yung brain mo ay hindi na makakapag-function properly. Madidiminish na yung creativity at imagination mo. So, ayan. May natutunan ko rito. And meron pa ako isang libro na tatapusin ko. By the time paglabas namin dito, tapos na. Tamang-tama. A few moments later. Malakas. The next day. Today is Friday, January 21, my lucky day. Why? Because this is our last day. Dito sa quarantine. Yes. Dito din man. Wala na, malinis na yung kwarto. Niligpit na namin yung mga dapat ligpitin. And Jocelyn, sweetheart, darling. Sa wakas, makakalabas na. Oh, labas sa hawla. Oo, pero sa bahay pa rin. Ano mo namang gagawin pag wait? Siyempre, yung mga anak natin na pets. Oh, ibig sabihin, yung ating mga baby. Sina Henny, Coco, Chanel, Hugo, Valentino, Kenzo, at saka si Tyler. Tyler. Alam na alam ni Joseph. Saka Fendi. Si Fendi. Siyempre, mag-ilipit din kami sa bahay. Mga gamit. Mga gamit. At ako po yung nagpapasalamat sa Marco Polo dito sa stay namin. Bayad to ha, binayaran ko. Nagpapasalamat ako kasi maganda naman po yung servisyo na binigyan nila sa amin. Good service, excellent service, 5-star. Lahat po ng mga bagay na para maging convenient ang stay namin, binigay po nila. We survive! Okay? So, mula rito sa Marco Polo, yan, hotel, kami po ay nagsasabing salamat, Marco Polo. Marco Polo, and salamat at negative result. Aming result. Okay? Sige. Now, let's go. Odette! Go!